Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Panawag. Yung aming prior po dito sa community, may mga catchwords siya po. Ang sabi niya, ang pamilya natin, thoughtful. Thoughtful daw po sapagkat hindi tayo nakakalimot sa mga taong nagkakasala sa atin. Mga kapatid, most of the time, we thought that loving our enemy is impossible. Simply because we are thought that to love is to only to give to those people that we like. Yun po yung kalakaran eh. That's how things are in life. That we can only love those people that we like. But our enemies are not those people we like. For some reasons, they are the people that are unlovable for us. People that pains us. People that hurts us. People that reminds us of something really bad. Kaya nga kapag inutos ng Panginoon to love one's enemy, parang napakahirap. Because they are a reminder of pain, of hurt, and all those things that saddens us. Kaya nga siguro mga kapatid, yung invitation ng Panginoon to love one's enemy is not just for those who have weak hearts. Sapagkat kung akala po natin yung pagmamahal ng kaaway ay isang bagay na kayang gawin lamang ng sino man, hindi totoo po yan. Because forgiving is not something that is easily given. Mahirap ibigay ang pagpapatawad. Lalong-lalo na kapag ang goal ng pagpapatawad is to forget. If we can only forgive someone because we know how to forget things, it is impossible to forgive. Kaya nga pag sinasabi natin na to forgive is to forget, imposible po yun. It is impossible for us to do. Because as we grow old, forgiveness becomes a luxury for us. A luxury not because we don't want to give forgiveness. Walang taong ayaw magbigay ng pagpapatawad. It becomes a luxury for us because as we grow old, we attract more bad feelings. They retain in our mind. Kaya nga, it becomes more challenging to forgive because these bad feelings stay with us for a long time. Hindi ko po alam po anong movie yun na pero sabi doon sa isang movie, yung catchline ay time heals and also time is the one responsible for that forgiving. Pero ang totoo po kung minsan, even if we are given enough time, hindi natin mabigay ang pagpapatawad. Kaya nga, what more to love our enemy? How can we love someone that we cannot forgive? Napakaganda po nung sinabi ni Pope Francis. Ang sabi niya, if we cannot forgive, we will always be at war. Ang tao na pong hindi marunong magpatawad ay parang taong parati na sa giyera. And the truth is, hindi naman yung taong kaaway natin yung naglalagay sa atin dun sa giyera. Tayo mismo ang pumili ng giyerang iyon. It is the war that we have chosen for ourselves. Kaya nga siguro mga kapatid, when our Lord invites us to forgive our enemies, to love our enemies, it is more for us too. Para sa atin iyon. Because
our Lord wants us to experience peace, ang magkaroon ng kapayapaan. Kung minsan hindi ibig sabihin na napatawad mo ng kaaway mo, ay nagkakaroon ka ng feeling of reconciliation. Hindi ibig sabihin na kapag napatawad mo na yung kaaway mo, nagkakaroon ka ng feeling ng of something giving up. Most of the time, the feeling of reconciliation is about being at peace even when there's someone that hates you or you hate, because you know that you have to give it to that someone even if that someone is not asking for it. Kung minsan po mga kapatid, makikita natin ito sa buhay natin. May mga namatapad tayo pero hindi natin na makausap na. May minamahal tayo kung minsan nakaaway, kung minsan nahihirapan tayong kausapin ulit. Pero napapatawad din natin. Kasi hindi na ibig sabihin no, na talagang pag nakita mo, may sasabihin kang hindi maganda. Pag nakita mo, hindi ibig sabihin na parang gusto mo siyang itulak saan man na bangin para hindi mo na makita. Ang ibig sabihin lang nung kahit makita mo, alam mo kaya mo nang respetuhin sapagkat wala kang iniisip na masama at wala kang sasabihing masama. Yun po yung pagpapatawad at pagmamahal ng kaaway. And if we can do that, then at least it is a good start dun sa invitation ng of our Lord to be perfect as our Father is perfect. It's true. We can never be perfect like our Father, but we can always try. Small steps ba? We can make small steps in being perfect. And we can start in loving our enemies by showing them some forgiveness, by showing them some respect. If we can do that, then we can call ourselves children of God. Kaya nga siguro mga kapatid, this is the invitation. Hindi madaling magmahal ng kaaway sapagkat hindi madaling magpatawad. Pero yung pagpapatawad ay hindi bagay na dapat ipagkait sapagkat hindi ito madali. Hindi lang dapat siya dahil hindi ito madali. Ang pagpatatawad ay isang bagay na ibinibigay sapagkat ito ang dapat. Something that we give because it is not possible or because it's impossible. It is because it is just the right thing to do. Our Lord wants us to do something good, and we can start in showing some respect, in showing some kindness or goodness, or even forgiving those people that we don't like. Amen. Please all stand.